Ito ang Bayan ng Lumban ng Laguna. Kilala ang bayan na ito sa kanilang pagbuburda at mga kasuotang barong Tagalog at barot saya. Sa katunayan, binansagan ang Lumban bilang embroidery capital of the Philippines. Sino ba naman ang hindi mamamangha sa kalidad at ganda ng kanilang mga gawang kamay na burda? Ang paggawa ng mga pambansang kasuotan ng Pilipinas ang naging pangunahing hanap buhay ng mga taga-Lumban. At dahil dito, nabuo ang kanilang pangunahing selebrasyon sa tuwing sumasapit ang buwan ng Setyembre. Ito ang Burdang Lumban Festival. Isa itong kultural na selebrasyon bilang handog at pagkilala sa mga nagbuburda, lalo na sa mga nagsimula nito. Isang pagpapatunay na ang selebrasyong ito ay isa sa mga pinakaaabangan sa Pilipinas dahil kamakailan lang ginawaran ang Bayan ng Lumban ng parangal bilang Best Municipal Tourism Event Cultural Festival sa buong Pilipinas. Kung susuriin mong mabuti, kaiba ang tahi at burdang Lumban kumpara sa mga ibang probinsya na gumagawa nito. Kaya naman, madalas ring bumisita rito ang mga sikat na fashion designers at ibang mga personalidad para makabili ng tatak Lumban na kasuotan. Ito si Nanay Lilian, 56 na taon nang nagbuburda at naging parte na ng kanya pang araw-araw na pamumuhay. Ilan lang naman sa mga tinahian niya ng damit ay ang Prime Minister ng Canada at Cambodia. Nakaka-proud, hindi ba? Si Maricel naman, nitong taon lang siya nagsimulang magburda. Ngunit hasana siya at halos kabisado na niya ang iba't ibang disenyong burdang Lumban. Sa kabila ng kanyang kapansanan, hindi ito naging hadlang para siya'y makapaghanap buhay at mahibahagi ang kakayahan sa pagbuburda kahit na siya ay lumaking pipi at bingi. Salamat kay Nanay Marilyn, ang naging guro ni Maricel. Si Nanay Marilyn naman ay isa sa mga batikan na sa pagbuburda sa Lumban. Sa katunayan, lumipad na rin siya sa London, Portugal at Madrid para sa mga cultural exhibitions upang ipakita ang mga tradisyon ng pagbuburda ng Pilipinas. 3 lamang sila Nanay Lilian, Maricel at Nanay Marilyn ang mga may kahangahangang kwento sa likod ng isang pambansang kasuotan ng Pilipinas. Sila ang mga tatak Pilipino na ipinagpapatuloy ang halaga ng kultura ng Pilipinas at kasama tayo sa pagpapalaganap nito. Sa kabila ng modernisasyon sa industriya ng paggawa ng mga kasuotan, nananatiling matatag at namamayagpag ang Bayan ng Lumban at walang makina sa mundo ang makakapantay sa dedikasyon at pagmamahal na inaalay nila sa bawat kasuotang Pilipino. Sa susunod na iyong isusuot ang iyong barong Tagalog, barot saya, gawin mo sana itong pagpupugay para sa mga katulad nila Nanay Lilian, Maricel at Marilyn sa kanilang dedikasyon sa pag-iingat ng kulturang dugo, tawis at pagmamahal ang puhunan. Ito ang Bayan ng Lumban, Laguna. Ang tahanan ng mga magigiting na magbuburda sa Pilipinas.